Alam niyo. Good morning, Mayor. Yung mga kriming nangyayari dito ay gawa ng mga pulis, sundalo at militar na protektado ng mga politiko. At good morning, Mayor. Good morning, Mayor. Good umaga, Mayor. Ano pong reaksyon ng mga 21st Infantry? Ewan ko ba? Tuwing may nahuhuli kami sundalo, eh tinitend over namin sa kanila. Abay, nabubura ang kaso, pati testigo nawawala. Pero sa ginawa nyo, meron na kaming panghahawakan na ebidensya laban sa sindikatong may hawak nito. Ano sindikato, Epe? Illegal gambling, illegal logging, smuggling, white slavery, lahat-lahat na. Ang kasangkot dyan, isang malaking sindikato sa buong lalawigan. Mayor. Mayor. Sige. Good afternoon, Mayor. Epe. Oy. Welcome, sir. Hindi ko akalain ikaw susundo sa akin, ah. Dito ka rin pala na destino. Yes, sir. Hindi nga tayo nagkita sa terminal, eh. Kaya dumiretso na ako sa headquarters. Doon ko nga natanggap yung tawag nyo, eh. Ah. Mayor, si Sergeant Advincula. Mayor. Ano ba? Ano? Basta tayo? Yes, sir. Gintay nga si Major Santos, eh. Breakdown ng disiplina ng lahat ng kasama natin. Halos lahat ng krimi na gaganap dito ay involve ang mga tauhan natin. Sit down. Alam kong malaki ang maitutulong mo rito. Hanggang sa maaabot ng aking makakaya, sir. Isa kang kilalang scalawag buster. Hindi may kakaila ang mga records na ipinadala mo sa akin. At ang mga rekomendasyon ng mga subordinates mo. I'm proud to have you. Hero of Sampang Bridge, busted kidnapped for ransom, gang-headed by Colonel Sanchez. Expert in jungle warfare. Matindi pala ang pweba nito. Marunong pumili na kasangga si Major Santos. Malakas ang kamandag. Talagang babanggay tayo ni Major Santos, sir. Nagdala pa siya ng lason dito. Mas malakas ang kamandag natin, sir. Ayaw niyo pa kasing pakagat si Major, eh. Kapag malakas ang kamandag, hindi dapat nahina ang utak. Marami nakakaalam dito na nagigirian kami ni Major Santos. Kaya hindi pa siya pwedeng galawin. Hahanap tayo ng magandang tiyempo. Ang importante ngayon, walang mabungkal na ebidensya si Escobar sa pagkamatay ni Alano. Hindi dapat sumingaw ang baho niyo. Sir, kahit sang basuran sila magbungkal, wala silang makikita dahil sinilabang ko na lahat. Sir. Yung kaso, pinalo up mo na ba? Eh, sir, mukhang di na magdidemanda, eh. Sir. Natakot yata, eh. Ma'am. Ma'am. Ma'am, mukhang nagmamadali kayo. Oo, may inaapura kaming resolution, eh. Siya nga pala, Cap. Si Captain Salvador Escobar. Kinagagalak kong makilala ka. Captain Norma Reyes Jago. I'm Sergeant Tesoro. Of course. Dati ka na dito, di ba? Teka, you're Captain Escobar. Ikaw tong nasa dyaryo, di ba? Uy! Bidang-bida ka dito, sir, ha? Congratulations. Sige, nagmamadali ako. Eh, teka lang, ma'am. Sandali lang. Type yata mag-blowout ni sir, eh. Mukha ibo-blowout niya yata tayo. Di ba, sir? Ah. Oo, tayo na. Saka na lang. Kailangan ko talaga makabalik sa opisina, eh. Sige, Captain. Keep up the good work. Salamat. Sige, tatawagan na lang kita sa blowout. Okay, I'll let you know when I'm free. Uy, bigla yata tayo napuwera sa blowout, ha? Hindi. Pagbabalo tayo ni sir. Hindi ba, sir? Bakit? Sino ba may sabing sasama kayo? Huh? Eh, sir, ako nga nag-umpisa nito, eh. Ako nga ito nagpakilala, eh. Hindi maganda nangyari, Colonel. Alam ko, Cobb. Mga bata natin na nadali ni Escobar sa Santa Barbara. Escobar, bagong tunog yun, ah. Bakit hindi pa amuin? Tulad ng mga aso natin. Ibang klaseng aso ito. Hindi basta kakagat. Nabasa kong service record niya. Malinis. Walang kaliwang trabaho. Pakainin, yung masasarap na magkain. Yung mamahalin. Ang tingin ko, para sa si Alano, prinsipyo lang masarap na putahe sa kanya. Walang hindi nabibili sa tamang presyo. Hindi mo pa yata nasusubukan, eh. Sana nga. I wish you're right. Nancy?
Sabay na tayo mag-jogging. Anak, bakit ngayon ka lang? Nadagdagan kasi ang oras ko sa aerobics eh. Magkakaroon pa nga ako ng night schedule. Sige po. Papanik muna po ako sa taas. Ah, Mrs., yung tinatanong ko sa inyo kanina. Ang dokumentong hawak ko ay ang 201 file ng asawa ko. At ang tanging maikikwento ko lamang sa inyo ay yung sinabi ng witness. Hanggang nyo na! Walang kikilos! Nakilala ni Bert ang mga smugglers. Tuwang-tuwa siya. Dahil may maganda na naman siyang accomplishments. Ah, nasabi ba niya sa inyo, Mrs., kung sino-sino kasama niya sa smuggling? Yun nga, masakit eh. Hindi siya umabot. Napatay siya bago siya nakapag-report. O ano ba yan? Mga smugglers, gunrunners, nahuli namin. Inangkin ni Escudero ang kredito. Kaya siya na-promote. Pagkatapos sinabi pa niya na kasabwat si Bert ng mga smugglers. Eh, Mrs., yung witness na sinasabi niyo, hindi ba umarap? Sa akin lang nagsalita ang witness. Pagkatapos nun, nawala na siyang bigla. Ah, alam niyo, Mrs., kung yan lang sasabihin niyo sa husgado, parang kulang eh. Wala naman akong intensyon na humarap sa husgado. Dito, kahit malinaw na ang kaso, napapalabo pa ng may kapangyarihan. Alam mo ba kung anong babanggain mo kung sakali? Isang malaking makinarya na nagpapaandar ng buong probinsya. At lahat ay parang spare parts na itatapon kung hindi na umaayon sa andar nila. At kung meron man akong alam, ay hindi na ako magsasalita pa. Ayokong madamay. At ayokong mapahamak, pati ang anak ko. Sir, iwanan nyo na ako. Hindi na ako magtatagal. Halika na, sabi! Iligtas nyo na sarili nyo. That's an order. Sir, sige na. Thank you.
kasi. Takas ka ng takas. Kuya Dor! Kuya Dor! Dali, dito! Pasensya ka na. Nadamay ka nun dahil sa akin. Hindi ko nga maintindihan eh. Kung bakit kailangan pang idamay mo ko. Porke ba prosecuting officer ako kailangan pang ituring mong kalaban mo ko? It's my job, don't you understand? Hindi naman sa ganun. Kailangan gawin ko yun. Para maligtas ko ang buhay ko. Bakit ako? Hindi ko sinasadyang ikaw. Pero naisip ko, mas mabuting ikaw na rin ang nakakaalam. Tumakas ako para mapalitaw ko sino talaga may kasalanan. Pero nawawala ang tanging ebidensya ko. Alam kong malalaking taong kumuha nun. Hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Trabaho mo na patunayan na may kasalanan ako. Kahit wala. Alam mo, Ador, matagal ko nang inisip kung ano talaga ang ibig sabihin ng hustisya. Pareho tayong naiipit eh. Ako ang naging prosecuting officer mo. Hindi mo na ipagtanggol ang sarili mo. Muntik pang akong maging daan ng kamatayan mo. Kundi dahil sa'yo, muntik na masira pati pagkatao ko. Totoo kang ang kaibigan. Bilang sundalo, kailangan magligtas ako ng isang buhay. Bilang isang lalaki, kailangan proteksyonan ko ang kahinaan ng isang babae, kahit na opisyal. Wala kang dapat tanawin na utang na loob sa akin. Kundi dahil sa akin. Hindi nalagay sa panganib ang buhay mo. Huwag ka mag-alala. Ako mismo maghahatid sa'yo.